merong mga debris dito. Itong drain plug na to ay magnetized. Yan. Yan yung mga pinong metal na nadurog sa loob. Hello guys! Welcome back to our channel. Kung may engine oil, meron din transmission fluid. Ito naman ang lifeblood ng transmission ng ating sasakyan para masiguro smooth ang takbo ng makina at mapanatiling nasa normal temperature ang transmission. Dahil meron itong mga gears at itong mga gears na to ay nag-generate ng heat through frictions. Bawat tranny may kanya-kanyang recommended fluid. May pang manual, CVT, at automatic. So, karamihan sa atin, nakakalimutan magpalit ng fluids na ito na pwede magbigay ng problema sa atin sa hinaharap. So guys, ito ang aking 2017 Suzuki Celerio manual transmission at Juna for change gear oil. Tara guys, samahan nyo ako magpalit ng gear oil ang Suzuki Celerio 2017. Tuturuan ko kayo step by step. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So guys, kailan ba dapat tayo magpalit ng gear oil? So, ang pagpalit ng gear oil ay every 45,000 kilometers or 5 years. So, itong Celerio na to ay going 5 years this coming January at ang odo neto ay 33,000 kilometers. So, hindi pa siya ganun ka-due pero papalitan ko na. Wala namang problema kung mas maaga tayo magpapalit ng gear oil. So, ang gagamitin ko ay X-Star Gear Oil. Ang recommended viscosity gear oil para sa ating sasakyan ay 75W80. API GL4. Yan. So, ang kailangan natin gamitin sa pag-change gear oil, kung DIY tayo, kailangan natin ng panel o imbudo, hose, 1/2. 1/2 yung hose. At 3/8 socket wrench. Kailangan natin ng 3/8 socket wrench. Yan lang ang gagamitin natin. So, nag-jack muna ako sa gitna. Yan. Para ma-access ko tong drain plug. Yan yung drain plug sa ating manual transmission dito. Dito makikita yan. Tanggalin ang drain plug. 3/8 ang gamit natin ha. So, first time lang neto na mapapalitan. Yan. So, natin yan. Dito, baksak yan. Malinaw-linaw pa. At hayaan muna natin maubos ang laman. Ito yung drain plug. So, makikita nyo, merong mga debris dito. Itong drain plug na to ay magnetized. Ano, makikita nyo. May debris. Yan yung mga metal na nadurog sa loob. Ano, ayan, nakikita nyo. Yan yung mga pinong metal na nadurog sa loob. Dumi yan. Yan yung dumi. Basihan yan na marumi na yung transmission, no? Pag pinunasa ko yan, mawawala. Nakita nyo? Yan. Luminis na. Para makasiguro kayo, pakita ko. Magnet to. Na magnet. Yan. So, next naman natin nang aalisin, yung filler bolt ng transmission. Kung saan tayo maglalagay ng gear oil. Yan. Ito yung filler bolt. Yan. Aalisin natin yan. Diyan natin ilalagay yung bagong gear oil. 3/8 din ang gamit sa panluwag. Ayan o, 3/8.
Yun. Yun, maluwag na. Ito yun, oh. Okay. Nasa ibabaw lang yan. Halos magkatapatan, ha. Yan. Okay. So, ito yung filler bolt. At ito yung drain bolt. Nakita nyo yung difference ng dalawa. Ito, magnetized. Dahil dito napupunta yung mga dumi, makikita nyo. At dito, hindi naman kailangan i-magnet. At dito naman, hindi kailangan maglagay ng magnet. Dahil nasa taas ito. Bali, dito lang nila dinadaan yung mga fresh gear oil. So, ito, nasa bottom o nasa ilalim. Kaya, dito napupunta yung dumi ng gear oil. At nakikita. Kagaya kanina, nakita nyo, makapal yung dumi. Okay, tapos na. So, punasan natin. Ito, hindi naman tumaselan yung pagpalit ng gear oil. So malinis na rin. So tandaan nyo sa pagbalik, kung nasaan ang magnet, lagi dito sa baba. Yan. Sa pagbalik, naiikot natin, ha. Yan. Pag masikip sa unang pasok, huwag nyo na ipilit. Malulost thread dyan. Ako, sakit ng ulo yan. So, ipitan na natin. So, sa paghigpit, mga 2 kilo lang ang higpit, ha. Yun, okay na yan. Nasa natin para meron tayong batayan kung may leak. So, ito yung luma kong gear oil. Ganyan karumi. Naglagay na tayo ng bago. So, gamit tayo ng hose. Hose lang yan. Forma lang natin. Yan. So, dito tayo maglalagay. Ito na yung hose, oh. Papasok lang natin yan dyan sa loob. Ito. Yan. Pasok lang natin yan dyan. Oh. Pinasok na natin. Yun. So, maglalagay na tayo sa taas. Hindi matatapon yan. Basta ipasok nyo lang ng sagad. Yan. So, gagamit tayo imbudo. Ito. Ang daming gamit na itong imbudo ko. Pang langis, pang coolant, at pang gear oil. Iisa lang yung imbudo ko, eh. Ang cute pa. Liit, eh. So, unang litro. Na natin. Sure na walang tumatapon, ha. Walang tumatapon naman. Huwag nyo biglain ang paglagay. Kasi pag binigla natin, pwede bumuluwak sa baba. Bukas tayo ulit ng isa. Pangalawang litro. Yun. Maapaw na. So, may tira pa. Kapares ito ang capacity ng Alto, 1.9 liters. So, 2 liters lang pala. So, 1.9 liters din, kagaya ng Alto. So, may tira pa tayo. Balik na natin yung filler bolt. Paapaw natin, bahagya. Yung gear oil. Itong higpit, 2 kilo lang din. Okay, yun, oh. So, punasan natin, ha. Uy. So, punasan natin para hindi magkalat ng ganito. Kakapitan kasi ng mga dumihan. Mapangit. Normal lang yan na may natatapon. Napupunasan naman yan. So, walang leak. Yan, may laman na yung ating gear oil, pero wala namang tagas. Yan.
Okay. So guys, ano consume nating gear oil para sa manual transmission ng Suzuki Celerio Gen 2 ay 1.9 liters. Same ng Suzuki Alto. So, napaka-importante rin na regular tayo nag-change gear oil sa ating mga sasakyan na hindi dapat kinakalimutan dahil walang permanenteng liquids sa ating sasakyan. Lahat ito ay medyo kung kailan dapat palitan. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po.